Thank God for the gift of life, mga kapatid. Thank you, Lord, sa buhay na iginugtong niya sa atin sa napakaganda at napakahalagang umaga sa buhay natin. Meron tayong daily morning prayer and daily meditation and daily insight para tayo ay maging aware sa ating buhay spiritual. For it is the Bible says that man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Totoo, mga kapatid, na ang sabi ng Panginoon sa kanyang kasulatan na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa tinapay, but higit sa lahat tayo ay mabubuhay sa salitang namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Amen. So, mga kapatid, uulitin ko yung sinabi ko ng isang mga nakaraang mga aking pagla-live. Mayroong version ng Bible na ang sabi niya, not even for a second, or in another term, not even for a moment. You cannot add even to your lives, mga kapatid. Hindi na natin kayang dagdagan ang ating buhay, even for a moment. And kapag tiningnan po natin yung tinatawag na grammatical interpretations na tinatawag, mga kapatid, ang moment ay galing sa word na momentum. At alam nyo, yung momentum ay mas mabilis pa sa second. Pag natutulog paggabi, marinig mo yung tik-tak ng relo na pakibilis, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, you cannot add to your life not only for even a second, but you cannot add to your life even for a moment. Alam nyo, ganun kabilis ang moment, mga kapatid. Kahit daw ganun kaiksi ng momentum ay hindi natin kayang idagdag sa buhay natin. Because you know why? It is only God alone who can give this life to every one of us. So, mga kapatid ko, sa umaging ito, every time na ako po ay nagmo-morning prayer, wala talaga akong mailagay sa isip ko. Sabi ko, Lord, ano bang sasabihin ko sa kanila? But you know what? Every time I meditate, the Word of God, mga kapatid, laging nagre-remind ang Panginoon in my mind na ito ay hindi natin magagawa with our own ability, mga kapatid ko, sa Panginoon. It's 15 to 30 minutes na magbibigay tayo ng reminder sa ating sarili that life is must go on, mga kapatid. That we have always to realize, we must always to come to the point of realization that life is so good, mga kapatid. Kaya nga sabihin mo sa iyong sarili, brother, sister, wala kang dapat ikatakot. Lagi mong pagsabihan ang sarili mo. Lagi nating i-remind yung sarili natin that nothing is to worry about, mga kapatid. Wala tayong dapat kabahala sapagkat walang magandang maidudulot ang mga worries natin,
ang mga fear natin, mga sadness natin. Because it is the God alone who promised to every one of us, do not let your heart be troubled. We have to trust in God and we have to trust in the Lord Jesus Christ. Amen. Jeremiah 17 verse 7 to 8, mga kapatid. Napakaganda po ng reminder nito sa ating daily living. Because sometimes ang ating tinatawag na driving force or motivations ay hindi na nakabuild o nakaugat sa ating Panginoon, mga kapatid. Sometimes tayo ay we are unaware. Kumbaga, hindi na natin namamalayan sa ating pagpapatuloy na pang-araw-araw na activity, hindi natin minsan namamalayan na tayo pala ay malungkot na tayo pala ay abalang-abala na sa maraming bagay, na tayo pala ay hindi na masyadong nag-i-enjoy sa biyaya ng Panginoon sa buhay natin. So, sabi ko, ulitin ko, ito yung reminder sa atin na kung saan there is nothing to worry about. Sapagkat ito yung thumbnail na ito, kagaya po ng sinabi ko, ay pangalawang beses ko na siguro itong na-post dito sa aking morning prayer. And you know what? Kapag ito ay binigyan natin ng pansin sa ating buhay, mga kapatid, it will change, it will transform our spiritual living, mga kapatid. Magkakaroon ka ng tinatawag na sense of purpose, mga kapatid. Magkakaroon tayo ng tinatawag na buhay into the good. Sabi ng Panginoon sa John 10:10, the devil came to kill, to steal, and to destroy. But I came here, sabi ni Jesus Christ, I came here to give you life and to the good. Sa ibang version, I give you life abundantly. When we say the word abundantly, mga kapatid, ito yung sinasabi na wala ka nang hanap-hanapin pa. Most of the time, or sometimes then, or most of the time, kahit anong meron tayo, hindi tayo nag-i-enjoy, tayo ay balisang-balisa, because we know na merong isang bagay, merong tinatawag na loneliness sa ating buhay na only God can satisfy. Sabi po sa nabasa kong isang phrase or motivation quotations, mga kapatid, sabi doon, in every human being, there is only God, there is always a place that only God alone can fill. Sa bawat tao daw, mga kapatid, ay mayroong isang lugar na Diyos lang ang tanging makapag-satisfy. So, sa ating buhay, mga kapatid, mayroon daw lugar na kung saan only God alone can feel, mga kapatid. And that's why, yung ginagawa natin ito is a part of spiritual journey natin sa mundong ito, mga kapatid. Ito yung ating spiritual journey para tayo ay magkaroon ng full life na nasa piling ng Panginoon. At babasahin na po natin yung ating thumbnail. But blessed is the one who trusts in the Lord. Papala daw yung tao na ang kanyang tiwala ay sa Panginoon. Isang simpleng phrase sa ating pagbinasa to. Sabi dito, but blessed is the one who trusts in the Lord. Unang-una, we have to ask ourselves. We have to check our spiritual aspects of buhay natin. Ano nga ba talaga ang tunay na sandigan ng ating buhay? We have to identify in our own self kung totoo nga ba talaga that we are trust in the Lord. O dahil ba malakas ang ating buhay kasi
Meron tayong bangko, meron tayong pera sa bangko, meron tayong anak sa abroad, meron tayong savings, meron tayong negosyo, meron tayong magandang kalusugan, meron tayong peace of mind. Nakatapos ng pag-aral yung mga anak, nakapagpagawa ng bahay. And sometimes, we come to the point na yung mga bagay na yun na nakakalipot sa ating sarili ay hinahayaan ng Diyos na mawala. May share po ako sa inyo, eh, hindi naman to chismis. May kilala pa akong tao, I want to share this with you because ito ay realidad na nangyari. Mayroong isang pamilya na kung saan ang kanyang anak ay nasa abroad. Doon sa abroad, mga kapatid, napakalaki ng kanyang sweldo. Yung mga 80,000 a month yata, ang laki nun. Sapagkat mayroon siyang profession, yung kanyang anak na babae ay nagtrabaho sa ibang bansa. And you know what? Ang pamilyang ito ay very devotion. Kumbaga, malapit sila sa Diyos. Mayroon silang devotion sa Panginoon. And through that, life is a full of surprise. Nabalitaan noon, buong Pilipinas yun, na yung kanyang anak sa abroad na nagtatrabaho ay Pinas lang. Pinatay sa lugar ng ibang bansa. Talagang bangkay na siya. Siyempre, sino bang magulang ang hindi doon masasaktan? Alam nyo, nakapagsalita yung ano, kapag salita yung magulang ng anak na yun na pinaslang sa ibang bansa, na hindi daw totoo ang Diyos. Sabi niya, kung totoong may Diyos, bakit ang aking anak namatay sa ibang bansa? Siguro ang pinikwenta niya yung kanyang devotion sa araw-araw. Siguro ang binibilang niya yung kanyang paglilingkod sa Diyos. At in spite of that, mga kapatid, in spite ng kanyang paglilingkod sa Panginoon, of all the people, the millions of people, sa kanya nangyari yon na pinatay yung kanyang anak na mabait. Alam nyo, idala namin yung mabait na pamilya. Pero in spite of that, nakaranas siya ng tinatawag na hindi magandang kapalaran. At alam nyo, nakapagsabi siya na hindi totoong may Diyos at hindi sila mahal ng Diyos. Nagkaroon siya ng tampo or galit sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, base po sa aming pag-aaral, anumang mga minakit natin, kaya kang unawain ng Diyos sa iyong disappointment. Kaya kang unawain ng Diyos sa iyong pagrebelde. Sapagkat alam ng Diyos na limitado yung ating knowledge. Alam ng Diyos na limitado na i-handle yung ating buhay. And we can never know the future coming to everyone. But kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, of course, walang taong naghahangad ng ganong test sa buhay natin. But true na wala tayong pwedeng paghawakan sa ating buhay. Napakabigat na ito ay ating harapin ang ganitong hamon. Pero sabi ng Panginoon, but blessed is the one who trusts in the Lord. Whatever situations, alam ko na walang tao naman hindi nagkakaproblema. Tayong lahat ay may kanya-kanyang kinakaharap. And every people ay dumating na sa ganong napakalaking hamon. And you are here, alam ko na kung ikaw siguro magkwento, hindi mo rin makakalimutan. Yung isang araw na akala mo hindi ka na uumagahin. Yung isang araw akala nyo maghihiwala na kayo ng asawa nyo. Yung isang araw akala mo hindi ka na mabubuhay. But every day is a gift coming from God. Alam nyo, ang pamilyang yon along the way, nakita nila yung goodness ng Panginoon. Nung sila ay makamove on, ayan, sumagana din yung kanilang buhay lalo. Although nawala ng buhay sapagkat hindi na nila hawak. Kumbaga,
tuloy-tuloy din yung biyaya sa kanila materially, financially, at maraming taong sumuporta sa kanila, nagparamdam ng pagmamahal, ng pag-ibig, pagmalasakit. At nag-remind sa kanila na walang taong walang problem. So mga kapatid, what I'm trying to point it out is, wala tayong karapatan na tumalikod, wala tayong karapatan na tumigil, wala tayong karapatan na iwanan ang Panginoon. That's why it is the God alone who says, you are blessed if you trust in the Lord, whose confidence is in Him, they will be like a tree planted by the water that sends out its root by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought. So mga kapatid, napakahalaga. Dumating man yung matinding tag-init na matutuyo ka na, mawawalan ka na ng lakas, mawawalan ka na ng tubig, ng buhay. Ang ating ugat, ang ating source ng ating buhay ay ang ating Panginoon. Because if we build our lives on Him, if we roots our confidence in Him, mga kapatid, alam niyo isang nakakagandang illustration, kapag may bagyo, mga kapatid, makikita niyo kapag sobrang lakas ng bagyo, nabubuwal talaga yung mga kahoy. Pero kapag kayo ay taga-probinsya, mga kapatid, kung inyong oobserbahan, yung mga matatagal ng kahoy na malalaki, natutumba yan. Pero alam nyo, kung makakakita kayo ng mga new na matataas, base po sa pag-aral, ang new kapag may bagyo, dapat unang matumba. Alam nyo kung bakit? Ang new daw kasi, dapat agad matumba kasi mataas ang hagit ng hangin. Pero alam nyo, ang new na yun, mga kapatid, habang binabagyo ang new na yun, base po sa scientific na pag-aaral, ang nyug pala habang binabayo ng malakas na hangin, ang kanyang mga ugat pala ay lalong kumakapit sa ilalim ng lupa. Para daw palang gumagalaw din yan, na parang kumakapit pa ilalim sa lupa, mga kapatid. Ganon din sa buhay natin. Habang binabayo tayo, lalo kang kumakapit sa Diyos, lalo mong inuugat ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Kahit makikita nyo, ang nyug na wala na yung dahon, naputol na yung dahon, pero most of the time, mga kapatid, hindi sila natutumba. Mawala na lang yung dahon, maputol na lang yung dahon, mawala na yung kanyang bunga, pero ang kanyang puno ay nakatayo. You know why? Kasi kumakapit ang kanyang maraming ugat sa ilalim ng lupa. And that's why the same with us, we can never know what matters, what the future comes, but isa lang ang ating tiyak. Tayo ay iugat natin ating buhay sa piling ng Diyos na ating pinanggagawa. So by this time, so much for that, we have to pause for a while and we have to talk to our God. And God will understand any language we have. Alam ko na kaya kang unawain ng Diyos anumang language mo, anumang dialect mo, hindi man maayos ang pagsalangsang natin ng ating salita. God will listen, God will understand, not in our words, but in our heart. Amen.